Good day po, Doc Willie ito. Nabasa ko po sa social media, isang proposal ni incoming President Bongbong Marcos, itong free health insurance para sa 12 million seniors. Actually, maganda po talaga to. Gusto natin tulungan yung mga seniors natin, mabigyan libreng healthcare para pag nagkakasakit sila, mas sumaba ang buhay nila. Ano na ba ang meron ngayon sa Pilipinas? Ngayon kasi sa universal healthcare, dapat free na po yung health insurance sa mga seniors natin. Ang problem, siyempre, hindi naman lahat nakakakuha ng PhilHealth card. Isang paraan na ginawa dati, yung tinatawag na point of care. Ibig sabihin, pag senior ka, mahirap ka, pupunta ka sa DOH hospital, doon mismo may isang tao doon sa PhilHealth, bibigyan ka na agad ng PhilHealth card at magagamit mo na yon. Pwede naman gawing ganun eh. Pero mainly sa mga DOH hospitals pa lang. Kung sa mga LGU hospitals, pwede rin siguro. Kaya lang, siyempre ang gusto natin, matulungan talaga yung mga seniors, di ba? Bukod sa pagkakaroon ng free health insurance ng PhilHealth, alam naman natin na hindi doon nagtatapos eh. Pagpasok siyempre nung senior, wala siyang kapera-pera, depende sa sakit niya. Pag sakit niya ay lagnat lang. Pala yan tayo, sakit, lagnat, nagtatae. Pwede na siguro yung free PhilHealth. Kung swero lang kailangan niya, konting paracetamol, gagaling na siya doon. Pero kung ang sakit niya, let's say pulmon niya, o pag pulmon niya, kailangan na antibiotic na mamahalin yon. Depende na yon kung may gamit yung ospital, may gamot ba yung ospital. Kasi kung wala, ay yung pasyente pa rin bibili. Paano naman kung mas malala yung sakit? Palagyan natin, masakit ang tiyan. Kailangan ng CT scan, kailangan ng MRI. So pag yung government hospital, walang CT scan, walang MRI, sariling bayad ulit yun. Ilalabas din. So marami pa rin talaga nakikita nating ways na makakatulong konti, pero yung talagang gusto natin talaga, kung ina-expect natin talagang lahat ng heart attack, stroke, opera sa senior, magiging libre na. Dependent po kasi, hindi lang sa coverage ng PhilHealth, let's say malaki na coverage ng PhilHealth, ibibigay. Bukod doon, kailangan may gamot yung ospital. Kailangan may gamit or laboratory equipment yung ospital. Dapat may doktor na espesyalista na magaling na mag-o-opera o titingin doon. So nakita nyo, nagiging dependent pa rin dun sa iba't ibang mga factors yung gano'ng kaganda yung hospital, may hospital bed ba, may ICU ba, may equipment bang magaganda, may doktor bang titingin, may gamot ba na supply. Kaya nga po, pag meron na lahat yon, which is matagal na process, doon natin magagamit yung PhilHealth, lalo na kung lalaki yung coverage. So gusto ko lang po maging realistic. So in the end, ang kailangan pa rin natin gawin, improve natin. Sabi ko nga dati, gusto ko improve yung 17 regional hospitals. At least, kahit yun man lang, lagyan ng heart center capable para sa mga opera sa puso. Lagyan natin ng kidney center capable. Kaya mag-dialysis, kaya mag-kidney transplant, kaya tumingin sa cancer patients, di ba? So, kailangan talaga i-improve gastusan para pag gumanda na yung government hospital, o pag binigyan natin ng free health insurance na medyo maganda yung support, mas matutulungan ang ating mga seniors. Masalimuot talaga itong healthcare. Ako kasi habol ko yung doable. Isa pa pala, ang PhilHealth health insurance, pang inpatient lang. Kailangan ma-heart attack muna siya, kailangan ma-stroke muna siya. Diba? Pero kung kailangan nyo lang ay maintenance sa high blood, diabetes, check-up lang na outpatient, wala pa tayong libre sa PhilHealth. So, hindi pa rin kasali yon. Mas gusto natin yung umpisa yung prevention, mas gusto natin yon. Kaya nga, ang isang nakikita ko na shortcut, na mas madali, na simple, pupunuin natin yung mga health centers ng libreng gamot sa high blood, libreng gamot sa diabetes, o gusto ko sana insulin, pati insulin, pero at least may metformin, may glycoside, may mga oral na anti-diabetes. Gusto ko rin sana merong inhaler, kahit salbutamol man lang, murang inhaler. Yun naman basic para sa cholesterol, simvastatin, atorvastatin. Yung mga basic, at sana pag meron na yung health center,
ibibigay para sa akin na at least 2 months to 3 months ang supply. Hindi pwede 2 linggo lang papabalikin mo. Bigyan mo na 2 months, 3 months supply. Tsaka maganda. So, yun po. Hindi rin ganun kadali yung process kasi depende siyempre sa pag-absorb ng mga health center kung gaano karami kaya nila matanggap na gamot sa high blood diabetes, gaano nila kabilis ma-diagnose yung mga may sakit at mabibigay sa tama. Unti-unti yun pinapalaki para mas makatulong sa senior at hindi senior na may chronic disease at pati rin sa hospital. Sana po nakadagdag ng perspective. Hindi yun ganun kadali na merong gamutan, walang gamutan. Ganun po. Ganun po ay masalimuot. Pero syempre, willing tayo pag-isipan to para makaligtas tayo ng mas maraming buhay. Yun lang naman ang goal natin eh. Makaligtas sa mas maraming buhay gamit yung limited budget ng ating gobyerno. God bless po.